Welcome to MJ's Vlog. So today is Sunday. At ngayon dalawang araw ko akong hindi nakapag-vlog. Bali, Friday tsaka Saturday hindi ako nakapag-vlog. Kasi this past few days, parang na-feel ko lang na feeling ko. Gusto kong mag-isa yung tahimik. Gusto ko lang yung tahimik. So ang ginawa ko this past few days, nanood lang ako. Nag-movie marathon lang ako dito sa cellphone ko actually. So ganito talaga ako. So napanggit ko naman sa inyo. Kasi nung Saturday, lumabas ako. Nung Saturday ka guys, parang nung Friday lumabas ako, hindi ko na na-take ng video kasi that time umuulan kasi maulan dito sa Hokkong this past few days, hanggang ngayon maulan pa rin, tapos may kunting iinit lang konti, tapos mamaya-maya kulimlim yung paligid, tapos uulan na naman, so ganun yung panahon dito sa Hokkong. So nung Friday lumabas ako, napadala ko ng pera, so ganun at ako pag nagpapadala ng pera guys, alam niyo ba yung feeling na nakasimil na ako sa feeling na ganun, nakapag-once na pagkasahod ko, tapos padala ko sa papadala ko, or siyempre naka-budget na nga yung sahod ko. So pagpapadala ko, parang may mga time na parang gusto ko mapag-isa, gusto ko lang yung tahimik. Kaya sa dami din ng iniisip ko, ganun talaga ako guys. Kaya ang ginagawa ko para hindi ko maisip yung mga pinoproblema ko, ang ginagawa ko, nagmo-movie marathon ako. Nanonood ako ng mga K-drama na alam niyo yung may mga di ba pag nanood ka ng mga K-drama, umabot din ng 16 episodes, 15 episodes, mga ganon. So doon ako nagfo-focus, nanonood na lang ako para hindi ako masyadong mag-isip. Ngayon sa medyo okay na yung pakiramdam ko, hindi na ako as in, ewan ko kung anong tawag doon, basta minsan kasi pag sa dami kasi ng isip ko, parang ganun yung nararamdaman, parang gusto kong manahimik ganun. Gusto ko lang yung tahimik ganun. So, kaya minsan nagkakaroon din ng time ngayon yan. Hindi ako makatulog sa gabi. Kaya kung makita nyo guys, di ba? Laki na feel ko, laki ng eyebags ko ngayon. Kasi kagabi, palagi akong late natutulog. Kasi ako minsan kapag sa dami ng iniisip ko, hindi ako nakatulog ng maayos sa gabi. Parang active yung yung isip ko. Kaya minsan talaga napupuyat talaga. So kahit na ganyan yung naging sitwasyon ko guys, mas pinipilit ko naman na i-handle yung sarili ko. Ayun, parang i-relax. Ako na yung gumagawa ng paraan kung paano ko i-relax yung sarili ko, ganun. So, yung paraan ko na yun nga, yung panonood na movie marathon ko para mawala man lang yung mga iniisip ko. So, ganun. So, sa sitwasyon ko kasi guys, bilang isang breadwinner, bilang ako yung lahat na provide sa family ko, wala akong katulong. Talagang mahirap sa akin. Minsan di ko maiwasan na mag-isip. Saka napapalis pa ko minsan ng mas malalim kasi minsan din di ko maiwasan na isipin yung sarili ko. Ayan. Ayaw kong pag-isipan yung mga ganyang mga problema guys, kasi baka maiyak lang ako dito. So ayan lang naman yung nangyari sa akin. So, ayaw kong medyo naiyak na ako pag yan kasi yung pag-pinag-uusapan natin. So sinay ko lang sa inyo kung bakit hindi ako nakapag-vlog ng 2 days. So ayan yung nangyari sa akin. So ngayon ay Sunday. Ngayong araw na ito yung balik ng amo ko galing sa ibang bansa. Uuwi na sila ngayon. Hindi ko lang alam kung anong oras sila uuwi. Siguro mamayang paggabi na siguro or mamayang gabi sila babalik. So, day off ko naman ngayon. Kaya ngayong araw na ito, lalabas ako kasi ipapadjust ko itong brace ko. Mag-adjust na naman ako ng brace, guys. Isa pa itong brace ko. Ang iniisip ko yan naman. Kasi ang tagal-tagal na nitong brace. So, parang 4 years na ata. So, yun, nag-open na ito sa nag-adjust sa akin na sana maayos na nila yung kung ano pa yung mga dapat naayusin dito sa ngipin ko. Kasi ang tagal na kasi 4 years, parang ako, naiinip na ako. Kasi imbis na yung ibabayad ko sa pambrace ko every month, eh, dapat ihulog ko na lang sana sa savings ko, ipunin ko na lang. So sayang. So, kaya sabi gusto ko na talaga siya ipatanggal kasi ang tagal-tagal na nitong brace ko. Kaya it's a lesson din. Kasi nung nagpa-brace ako, talagang hindi ko rin iniisip yung mga ganitong sitwasyon na kapag magpa-brace ka, yan nga, abot ng ilang taon. So it means, ilang taon ka din talagang magbabayad, diba? Every adjustment, ganun. At pag natatanggal pa, diba? Nagdagdag bayad. So, ayan. So, ayan lang yung lakad ko ngayon. Magpa-adjust lang ako ng brace at saka lakad-lakad konti. So, medyo kumukulimlim naman yung paligid dun sa labas. So, para mamayulan kasi doon sa weather ngayon, may thunderstorm siya. Maulan ngayong araw na to. So, hanggang sa May 1 maulan dito sa Hongkong. Yan, so ganun talaga guys, hindi naman maiwasan na minsan nagkakaroon tayo ng problema. So syempre kahit na ganun, kahit gaano kadami yung iniisip natin, i-relax na lang natin. Yung parang sarili kasi, sarili din natin yung makaka-resolve kung ano man yung pinaproblema natin. Sarili din natin yung makapag-relax sa sarili natin. Sa dami ng iniisip ko minsan, mas iniisip ko na lang na mas mapalad ako kasi kahit paano nakakaya ko yung mga problema na dumarating sa akin. Kung ano man yung nagiging problema, kung nakasusob ko naman siya. Hindi, kasi yung iba natin makababayan dito sa kung mas alam ko sarili ko na mas mabigat pa yung pinaproblema nila kaysa akin. Siguro kung nanonood kayo ng mga news dito sa Hongkong, daming may mga kababayan tayo na yun nga. Dahil sa problema nila, sa biyat ng problema nila, hindi sila nakakapag-isip ng maayos. So, ang nangyari sa kanila, yun nga, kinikiting nila yung buhay nila para matakasan nila yung problema nila. Kung anong ipag-pray na lang natin sila. So, minsan, kapag ang dami kong iniisip, mas iniisip ko din na, ayun nga, sa yung iba nating kababayan. Yun yung naging dahilan para maging strong din ako, na ayun nga, dapat isipin natin yung sarili natin. Yun, kasi syempre,
Kasi minsan na pag ako din nagme-meditate, kapag dami ko iniisip ng ulit ako bago ako matulog. Kasi minsan lagi ako naiyak, hindi ko alam kung bakit, pero mas iniisip ko kasi na hindi naman ibibigay ni God yung mga pagsubok sa ating buhay kung hindi natin kakayanin. Kaya ako talaga kapag ang dami kong iniisip, guys, either nagmo-moving marathon ako or every Sunday ayan, nagsisimba. Kahit ako lang mag-isa nagsisimba ko na ako kasi na-feel ko na kapag nagsisimba ako, parang gumagana yung pakiramdam ko ganun. So basta gumagana yung pakiramdam ko kapag ako ay nagsisimba. Kaya every Sunday nagsisimba talaga ako with or without kasama. So mas maganda talaga na kapag ganito na malatay sa pamilya natin, kasi ang dami natin iniisip, ang dami natin pinuproblema na hindi naman dapat problema, kung tutuusin ko, hindi kasi maiwasan kasi bilang Pinoy, hindi ko pwedeng iniisipin yun kasi syempre, yung iniisip ko yung family ko, yung sarili ko, di ba? So, iniisip ko yung mga obligation ko, ganun. So, hindi ko maiwasan na mag-isip, kaya kailangan talagang every Sunday, magsimba tayo. Manalangin tayo, magsimba tayo para at least mabawasan man yung maging magaantin yung pakiramdam natin. So, yan kasi yung experience ko na kapag nagsimba ko. Naging magaantin talaga yung feelings ko, yung pakiramdam ko. Kaya, yan. Ano, sa mga viewers kong nanonood ngayon, just pray. Kung ano man yung pinagdaanan nyo ngayon, just pray. I-pray natin yung bawat isa sa atin na kung ano man yung tumating sa atin na pagsubok. Sana, maano natin, malampasan natin. At ayun nga, maging positive lang tayo. Huwag nating hayaan na matalo tayo ng ating mga problema. Kundi, dapat maging strong pa tayo kaysa sa ating mga problema. Lahat ng pagsubok sa ating buhay, may dahilan kung bakit nangyari yan sa atin, may dahilan. Kaya maging positive tayo at always pray to God. Na ayun na, malapasan natin yung mga naranasan natin ngayon sa ating buhay.